de pantalones. Ya, mga brother, yan ang under niya. Parang pupukpok. So, ngayon may nagsasabi kung nang tingrad. Kaya mga brother, siya po yung andar niya. Ngayon ito, bagong baba ang makina. Ang suspect ko rito, yung kanyang maaaring ito itukod. Kaya parang pupukpok yung kanyang pusrad. Napepersa itong kanyang dito sa kanyang kapaliwer, napepersa kaya medyo parang hirap siya. Tapos chichikin ko rin yung kuryente nito. Yung kuryente, chichikin ko yung kuryente. Kuryente, spark plug, carburetor, at saka tamang bag clearance. Ayusin natin yan mga brothers, at saka chichikin natin itong kanyang ano, pusrad. Pinaltan pa ng pusrad to? Pusrad. Pinaltan na ng bago? Bago. Okay, okay. Sige. Ayusin natin ito mga brothers. Maging step by step tayo rito. Ano? Ayun o. Pag hindi na ako minor, namamatay. Namatay ba pag hindi na ako? Ayan ang buhupok po ko. Hinilan nyo na lang dito. Sangay na magsangay na yung namatay yan. Hindi lang paglabas lang dito ng mga nanay ko sa baras. Sa baras. Hindi na yun ang pagkakahilan nyo. Hindi na lang namin. Sabi, nakahilan na natin kasi nagmamadali din yung kapatid ko eh. Oh, ganito na lang. Ganyan ang gagawin dito, boss. Kasi nakikita ko naman, total, bagong babae ito. At ako naniniwala naman ako na... Kailan pa binaba ito? Ilan buwan na? Siguro mga apat. Hindi naman pinagagalit eh. Hindi, naniniwala naman talaga ako na wala. Kung may nagsasabing connecting rad dito, hindi ako naniniwala connecting rad. Okay yung connecting rad dito kasi kung binaklas ito, kung binaba ito, makikita nila kung may tama connecting rad eh. Ngayon, ang gagawin lang natin dyan, kaya yung sinabi ko kanina, checkin natin yung kuryente, checkin natin yung kanyang carburetor, spark plug, at saka yung kanyang rocker arm, at saka itong kanyang kampalower. Pusrad, yan, titikin natin ito. Kailangan kasi yan, may play yan eh. May maayos na setting dito. O sige mga brothers, abangan nyo po, ayos natin ito. Ang unang natin gagawin mga brothers, babaklas natin yung kanyang spark plug. At saka po itong magneto cover, at saka po itong kanyang tapit cover. Ngayon, chechikin natin yung kuryente. At saka yung kanyang valve clearance, mga brother. Iuli na natin yung carburetor. Ito po ay galing pong baras sisal, mga brothers. Ang problema nito, ay tumutok-tok po yung kanyang andar. May nagsasabi na ang problema ay connecting rod. Ari, yun po yung sabi na may-ari. Ngayon. Ayan. Una muna mga brothers, checkin natin yung kuryente niya. Kung okay yung kanyang kuryente. Ayan. Kung nakikita nyo po itong kanyang pulser, itatapat nyo po dun sa ating, ito yung pinaka-ground niya, sa ating magneto. Pag natatapat po rito yan sa bukana, di sa unang kanto at saka sa dulo, nagkakaroon po siya ng spark. Dahil ang trabaho po nitong kanyang timing coil, ito po yung timing coil, ang trabaho nito ay magbigay ng signal
sa ating CDI para po magbato ng kuryente sa ating ignition coil. Ngayon, tetestingin natin kung maganda ang daloy ng kanyang kuryente. Susi muna natin. Yan, tingin natin mga brothers. Napansin nyo mga brothers. Ayos naman yung kuryente nyo. Pero para may putol-putol. Tingin nyo mabuti mga brothers. Ano? Ito po mga kabrothers, yung kanyang timing coil. May vlog na po ako nito kung gaano ang layo ng clearance nito mga brothers. Kasi po dapat yan nasa tamang clearance itong ating timing coil. Ito po kasi nagbabato ng signal sa ating CDI para magkaroon ng power yung itong ating ignition coil, makapagbigay ng kuryente sa ating combustion chamber. Ngayon, may tama po sa sukat dito po sa ating TMX. May vlog na ako niyan mga brothers. Tingnan niyo na lang po sa aking mga videong in-upload. Ngayon, ang gagawin natin dito mga brothers, i-adjust po natin to. Pero kung pagmamasdan niyo yung kuryente niya, malakas ang pitik niya mga brothers. Pero yung kuryenteng binibitawan niya, hindi siya ganun ka ganda. Ayan. Kada tapat po nito dito sa bukana, sa dulo, baba to. Ngayon, susubukan nating ilapit mga brothers. Ayan. Ngayon, tingnan niyo po yung kuryente niya. Siguro napasin niyo po yung pagkakaiba mga brothers, ano? Kung gaano kalakas pagka yung ating pickup coil ay nasa tamang clearance dito sa ating iba yung bato niya, oh. Okay? Ito okay na to mga brothers. Ngayon ang susunod nating step, dito naman tayo sa ating tappet valve clearance. Checkin natin to mga brothers kasi napasin ko parang parang tukod siya mga brothers. Pero ikpitan muna natin to. Tapos yung kanyang spark plug, ayan, okay naman yung kanyang clearance. Dilinisin na lang natin to. Pero tatanggalin natin to. Ngayon may tuturo po ako sa inyo rito kung paano po pagbabaklas nitong ating tappet cover. Meron po siyang tatlong tornilyo dito sa ating tappet cover. Ngayon, ang pagtatanggal nito, kung nakikita niyo po itong pusa na ito mga brothers, ang gagawin niyo po rito ay iaangat niyo po yan. Ito. Itong pusa na ito sa bandang intake, iaangat niyo po yan mga brothers para itong inyong tappet cover ay matanggal. Ayan o. Yung isa, maangat itong kaliwa. Itong kanan na paangatin natin. Yan po yung sekreto dyan mga brothers. Napansin nyo yung maangat. Pag dumating sa sana puntong nakaangat na siya, ayan. Kaya maangat na ng camera eh. Ayan o. Ayan, nakaangat siya mga brothers. Oh. Yung intake niya. Na ito. Itong push rod na to, kailangan yung intake niya lumubog. Yun, nandun. Tapos aangat ito. Doon nyo na po tatanggalin yung cover. Ito po mga brothers, ito po ay pwede sa mga motor na push rod type. Doon nyo na po alisin ito mga brothers. Ayan. Kasi nakadikit po din sa ibabo yan eh. Ayan o. Ganun lang po ang sekreto niyan. Ngayon, ang gagawin natin, pagka mag-adjust kayo ng tapet, itatapat niyo po itong ating marking.
May marking tayo dyan. Yung letter T. Itatap nyo. Pero dapat, pag nakatapat yan dyan, naka-top dead center siya, mga brothers. Hindi gumagalaw yung ating rocker arm at saka itong push rod. Kung pasinin nyo, mga brothers, gagalawin ko ano. Hindi gumagalaw. Kasi baka mangyari sa inyo, itapat nyo yung letter T rito, pero hindi siya naka-TDC. Kasi katod po nito, mga brothers. Ayan o. Nakatapat siya o. Pero hindi siya naka-TDC yan. Kasi tingnan nyo, gagalawin ko ano. Huwag kayo mag-tunap ng ganyan o. O, gumagalaw o. O. Pero naka-letter T siya o. Nakatapat yung T. O. O, gagalawin ko ah. Tingnan nyo, gumagalaw yung rocker arm. Dapat po hindi ganyan, mga brothers. Ang talagang dapat, ang talagang TDC niyan, mga brothers, ay ikot nyo pa na isa. Ayan. Diyan na kayo magsisimula mag-adjust. Ayan po, mga brothers. Ngayon, i-adjust na po natin yan. Pag mag-adjust po kayo ng inyong tapet valve clearance, itong ating TMX155, gagamit po kayo ng pillar gauge. Ito po yung ating pillar gauge. Ang tamang sukat po niyan, mga brothers, ay 0.08 mm. Ayan. Iyan po ang tamang sukat ng ating, ito po yung ating 0.08 mm. Isusukat natin dito sa ating exhaust. Kailangan po siya, swak siya. O, ayan o. O. Wala siyang clearance o. Papasok siya, pipilitin mo pa. Pagka ganito, mga brothers, mahihirapan po talagang kumandar itong ating motor at saka ang kanyang andar ay para siyang pog-pog. Yung tinatawag na pog-pog. Ang gagawin natin, luluwagan natin itong ibabaw. Tapos, gamit tayo ng fitting yung ating adjusting screw sa ibabaw, nilubagan natin. Kailangan pumasok po itong ating 0.08 mm. Ayan. Oh. Tsaka nyo hihigpitan. Ayan, ganyan lang po mga brothers. Ngayon ay susunod natin itong ating intake. Oh, masigip din mga brothers. Oh. Kailangan po papasok itong ating 0.08 mm. Yan. At saka nyo higitan. Ngayon, ang pagdo-double check niyan, mga brothers, kailangan po yung 0.10, hindi po siya papasok. Ito po yung 0.10, oh. Kailangan hindi siya papasok. Oh. Ah, papapasok, medyo maluwag pa, oh. Huwag saan, dapat hindi po siya papasok, mga brothers. O, i-adjust pa natin yan, yung intake. O, pumapasok. Ibig sabihin yan, maluwag. O, ayusin pa natin na isa, mga brothers. Ayan, mga brothers. 0.08, ayan. Tumukhan yung 0.10. O, hirap na siya. Ngayon, double check natin, ikutin natin itong ating rocker arm. Itong ating magneto, ikutin natin. Kailangan i-TDC natin ulit.
Ayan, pag inikot nyo itong ating magneto, kailangan hindi gumagalaw yung ating rocker arm. At saka nyo itapat yung letter T. Ito. Ito yung letter T niya. At saka natin i-double check yung ating ginawang tappet bag clearance. 0.08. Ayan. Ngayon mga brothers, ang kagandahan po nitong ating TMX 155, hindi po katulad ng Barako to. Ito kasi mga brothers, kahit naka-open tong magneto, kahit naka-open tong rocker arm, pwede nyo siyang panda rin ng matingnan nyo kung tama po yung ating ginawa. Lagyan natin itong spark plug. Yung magiging diferensya ng kanyang under kanina at saka ngayon. Nakita nyo? One click lang mga brothers. Ngayon kung napasin nyo, dito po lumabas yung langis. Ibig sabihin, tama po yung ating pagkakalagay ng ating bomba. Yung kanyang oil flow, okay naman. Hindi walang bara. Kung sakaling, kasi pag nagkabara po kasi yan, magkukulangan ng langis to, panggagalingan ng lagitik. Pero yan, sa nangyari kanina, na lumabas ang langis dito. Ngayon, ang lusot po niyan, mga brothers, sa tapet cover. Ito po yung tapet cover, mga brothers. Papasok dito, lusot dito sa tatlong to. Itong dalawang to, mga brothers, dito po eksakto yan sa ibabaw ng rocker arm. Ayan. Ito pong dalawang butas na to, mga brothers. Ngayon, tatakpan na natin mga brothers. Papaanda rin natin at saka natin i-adjust yung minor. Okay mga brothers, isasarado na po natin itong ating tapet cover. Ngayon sa pagsasara po nito mga brothers, kung paano nyo po inalis, ganun din po ang pagbabalik. Ang gagawin natin, ibababa natin itong ating intake dito sa atin sa kanan. Ngayon pag ibababa ito, aangat po ito. Ngayon mga brothers o. Ikot nyo lang po itong ating magneto. Ayan. Kailangan umangat ito. Ayan. Pag umangat ito, lulubog yun. Doon nyo na po ipapasok itong ating tapet cover. Eh, no? Kasi pag hindi nyo po ginawa yan, hindi nyo po may papasok ito mga brothers. Kasi po ito, napakaliit lang po ng clearance nito. At saka nyo po ilalagay yung ating tornillo. Ayan. Ayan mga brothers, testingin natin. Ayan mga brothers, testingin po natin yung ginawa natin na project. Inayos natin yung kanyang tapet bulb clearance. Inayos natin yung kanyang timing ng ating pulser. At saka po yung, yun lang po yung ginawa natin. Yung tapet bulb clearance at saka yung timing ng kanyang pulser. Ngayon, papaanda rin natin mga brothers. Ngayon, sa papapadyak po nitong ating TMX mga brothers, huwag nyo kagad papadyakan. Ang sikreto po nito mga brothers, pag inapakan nyo po itong kanyang kick, ibababa nyo po muna, hanapin nyo yung matigas. O, pag napakan nyo yung matigas, o, tsaka nyo yung click na. One click. Kaya, adjust natin yung minor.
Pakihila po ng kanyang minor, mga brother. Ayan po yung sikreto sa ating TMX 155. Huwag nyo agad papadyakan ng matigas. Kailangan, ibaba nyo muna yung kick. Ibaba nyo muna ng ganito. Pag matigas, diretso nyo. O, matigas ulit yun. Diretso nyo lang. O, o. Matigas yan. O, ayan. Ganyan lang po kalambot yan, mga brothers. Huwag nyo po, hindi po matigas padyakan ng TMX. Malambot lang yung padyakan yan. Ulitin natin, ha. Ulitin natin. O. Ibaba nyo lang. Pag matigas, diretso. O, o. Diba? Okay? Sige po, hanggang dito lang mga brother. Sana po nakatulong sa inyo ng malaki. Ngayon, may mga kung sakali magkakaroon pa tayo ibang blessed sa TMX, marami po ang tuturo sa inyo tungkol sa TMX 155. Okay? Hanggang dito lang mga brother. Mabuhay po kayo. Okay?